Grange Farming ng California Reaper Pepper. Bali yan po yung fresh na California Reaper. Tapos yan po, sobrang anghang po talaga niyan, kaya tuwan-tuwa po ako dyan eh. So ginawa namin, yan, pinatuyo po muna namin. Tapos yung bawat buto po niyan, yun po yung itinanim namin sa mga seedling box. Doon namin tinanim. So yan, tinanggal namin yung mga buto niyan, tapos nilipat. Yan, ganito po ang naging itsura niya. Yan po, yan. So tubo siya dyan. Tapos yan po yung mga ililipat namin sa crates. Tapos yung iba po niyan, yung parang maliit na timba, ay planggana na maliit lang, nagsaboy din po kami ng iba doon. So yun po yung mga pula namin at itatanim po sa crates. Ano po ba yung itsura ng crates? Ganito po yung itsura ng crates na ilalagay namin. Yan po, yan. Yung crates po na yan, lagayan din po kasi namin yan ng itlog sa negosyo naming itlogan. Maganda rin po yan kasi iwas po dun sa mga palakang nagtatalunan, kasi binabahayan po ng mga palaka. Tapos maganda rin po, medyo mapagpapatong-patong po natin tong ating mga seedlings. Yan po yung mga palakang tumatalon sa seedling box, sinisira po nila. Medyo yan po sila. Ngayon yung mga lupa po na itatanim po, na hinahaluan po namin yung cow manure. Bali, nangungulekta po kami niyan ng mga pupu po ng cow. Ika-crush muna. Yan, ganyan ang itsura niyan. Tapos ika-crush, lilipat yan dito sa lagayan. Tapos haluan niyan mamaya ng lupa. Tapos itatanim natin yung at least 3 piraso lang na California Reaper na seedlings. Ayan guys, wala naman siyang amoy kasi tuyo na siya. Ano lang siya, parang damo lang din yung amoy niya. Dried na damo, galing yan sa cow. Pagka madami na yan, lalagyan na natin ng loam soil. Tapos lalagyan na natin yung seedlings. Ito yung loam soil, pakita ko sa inyo. Ayan, complete organic loam soil. Ito yung yun yung nakamix na yan. So yan yung isasama natin dun sa pupu ng cow. Tapos pag transfer natin, ilalagay natin dun sa crates. Ganun. Yan po, bali yung nilagay po natin kaninang mga pupu ng cow, yung cow manure, hinahaluan na po natin ng loam soil. Yan. Bali, magkahalo po yan. Ang ginagawa namin ratio, halos 50-50 na po. Bali, kalahating cow manure, tapos kalahating loam soil. Yan. Tapos, yan na po, pinaghahalo. Medyo dinudurog yung mga konting buho. Tapos, maya-maya po, ginagawa rin po namin yung pagkatapos mahalo at madurog yung mga ganyan po ng cow, binabasa rin po namin ng tubig. Medyo dinidiligan na po namin yan. Mamaya po, haluin lang po muna namin to, tapos didiligan po namin mamaya. Para medyo basa na rin po, may moist na po yung ano, yung lupa. Tapos pagka nilagay din po namin yan mamaya, yan, mas mabilis po silang tumubo. Mas maganda po yung tubo nila. Yan po, bali dahan-dahan lang po sa pagbaklas pagka mayroong pagsamang magkadikit, para po yung ugat nila hindi po maputol. Yan. Tapos lalagay lang po natin ganyan. Mamaya po, didiligan din po namin yan mamaya. Maganda po yung lupa, ganyan, medyo bubuhag hangin nyo. Tapos yan, pagkalubog po niyan, dadagdagan na lang po natin ulit ng lupa.
para habang lumalaki sila, panagdagdag na lang po tayo. Tapos, yung ilalagay po natin, yung po, tulad ng nakita nyo, yung kung ano pa yung lupang nakalagay sa kanila, talagang sasamahan nyo po ng lupa na pinanggalingan po nila sa seedling box. Yan po, basta po pag nilalagay natin, medyo magandang, kumbaga matibay yung pagkakalagay. Pero maingat po tayo na hindi po masasaktan, mapuputol yung stem at saka yung ugat po nila. Para po lumaki po talaga sila ng healthy na ganyan. So ganyan po yung magiging itsura po nila pagka nasa crates na po. Ayan po, tatlong piraso po sa per crate. So yan po, bali marami-rami na rin po kaming nagawa. Siguro naka 30 crates po kami ngayong araw. So, ganyan po yung mangyayari. Bali, hanggang sa lumaki na po sila dyan, gusto po namin na subukan na dyan na po sila mamunga. Maganda rin po kasi ang ano po nito, ang bentahan nito ay ano po eh, 500 pesos yung 100 grams. So kasi isa po siya sa pinakamaanghang na pepper sa buong mundo. Dati po kasi siyang number 1 na pinakamaanghang na pepper sa buong mundo. Ngayon, parang may nabasa ako na pang number 3 daw po yata siya ngayon. Pero 22 times po siya na mas maanghang sa ating siling labuyo. Ay po, ito po, ganito na po pala magiging itsura niya pagka naka-crates. Pwede po siyang pagpatung-patungin na po na ganyan. So, pag lumaki po, ipaghihiwalay na po. So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you po sa time. Maraming salamat po. Bye-bye po. God bless. Bye-bye.